Simulan nating pag-usapan ang prinsipyo ng pundasyon ng ating kumpanya. Nung sinimulan ko ang kumpanyang ito, ang unang bagay na naisip ko ay katauhan. Isang kumpanya ng di babagsak. Kailangan itong mabuhay. Dahil nawalan ako ng negosyo noon, tila ang pagbagsak ay nagdudulot ng mas maraming pinsala kaysa sa maraming krimen. Ang mga eksekutibo ng mga kumpanya na nabangkarote ay trinatratong parang mga kriminal. Kung kaya't napagtanto ko na ang kumpanya ay di dapat ganito. Ngayon, kung ayaw niyong bumagsak, kailangan niyong malaman kung bakit nababangkarote ang isang kumpanya at pagkatapos ay naghahanda ng mga paraan para maiwasan itong mangyari. Ang rason kung bakit bumabagsak ang isang kumpanya ay simple. Ito ay kadalasang dahil sa mga gastusin. Kung walang mga gastos, patuloy ang takbo ng isang negosyo. Ngunit ang kumpanya ay nababangkarote dahil sa mga gastusin. Ang mga gastusin ito ay inuuri bilang nakapirming gastusin at nagbabagong gastos. Sa larangan ng nakapirming gastos, ang pinakamalaki ang gastos sa pagpapatrabaho. Kung may mga empleyado ka, kailangan mo ng opisina, ibig sabihin bayad sa upa. May mga iba pang gastos na lalabas upang mabuhay ang kumpanya. Mas maiging babaan ang gastos sa paggawa hanggat pwede. At ang pinakamababang gastos ay zero. Dahil hindi mo na pwedeng babaan pa ito. Ito ang magiging ganap na halaga. Kaya kung babaan mo ang gastos sa paggawa na siyang pinakamataas na gastos sa zero, ang kumpanya ay magiging kumpanyang walang namamahala. Isa sa mga layuning pamamahala ng Atomy ay ang paghangad ng di pinamamahala ang kumpanya. Upang mangyari ito, kailangang lahat ay computerized. Sa pamamagitan ng pagkuha ng computer na gagawa ng lahat ng trabaho, posibleng mababawasan ang dami ng mga trabahador. Kapag lumalago ang kumpanya, dumadami din ang bilang ng mga nagtatrabaho. At nadadagdagan din ang gastos na kaakibat ng paglago. Ngayon, ang benta ng kumpanya sa isang punto ay maaring biglang mabilis na bumagsak. Ngunit mahirap na bawasan ang mga empleyado sa parehong paraan dahil mahirap kayanin ang gastos sa paggawa. Maaring bumagsak ang kumpanya sa ganitong sitwasyon. Kung gayon, ang layunin ng kumpanyang ito ay hindi bumagsak kailanman. Noong nagtatrabaho ako sa isang kumpanya, nagtayo ako ng mga pabrika at gumawa ng iba't ibang trabaho na naging matagumpay. At nagsimula ako ng sarili kong kumpanya. At yan ay ang online shopping mall, ngunit sa huli ay nabangkarote. Kahit na maraming tao ang gumagawa ng online shopping ngayon, labing tatlo o labing apat na taon na ang nakaraan, hindi pa kilala ang pamimili online. Kung tutuusin, pinangunahan ko ang panahon at hindi ito makahabol sa akin, kaya halos mawala ang lahat sa akin. Napagtanto ko na ang kumpanya ay hindi bumagsak. At ang rason sa pagbagsak na ito ay dahil sa mga gastusin. Upang mabuhay, kailangang babaan ang gastos sa paggawa, na siyang magpapababa din sa upa. Dahil mababawasan nito ang gastos, wala dapat tao ang mamamahala sa kumpanya. Upang maging kumpanyang walang taong namamahala, lahat ng mga bagay na kailangan ay dapat computerized. At ang kumpanya ay tatakbo na nasa gitna ang sistema ng computer. At ito ang naging basehan para mabuhay itong kumpanya o katauhan. Ang susunod na prinsipyo ay ang bilis.
Sa katauhan, ang kumpanya ay maaring mabuhay, di ba? Ang susunod na hakbang pagkatapos niyan ay ang paglago. Sa totoo lang, ang computerization ay nauugnay din sa konsepto ng bilis. Ngayon, sa halip na magtayo ng mas malaking balangkas, mas mahalagang magkaroon ng bilis. Isipin niyo ganito. Isipin niyo ang dalawang tubo. Bawat tubo ay may tubig na lumalabas. Kung lalagyan natin sila ng pangalan na tubo A at B, aling tubo ang mas maraming lumalabas na tubig? Karamihan sa mga tao ang sasagot ng tubong B. Idagdag natin ang konsepto ng bilis dito sa halimbawang ito. Ano ang mangyayari kung mabilis ang daloy ng tubig sa tubong A habang ang tubo B ay mahinang daloy? Alin ang mas marami ang tubig na lumalabas? Sa kasong ito ay ang tubong A. Ang laki ng tubo ay nangangatawan sa gastos. Ang tubong A ay katulad ng pagkakaroon ng mababang gastos at paggamit ng bilis upang madagdagan ang husay nito. Kaya sa halip na pinalaki ang istruktura katulad ng tubong B, tataasan mo ang kahusayan sa pamamagitan ng pagdagdag ng bilis. Kung gayon, ang bilis ay may kaugnayan sa kahusayan. Ang ibang aspeto ng bilis ay may kaugnayan sa paglago ng organisasyon na nangyayari sa pamamagitan ng prinsipyo ng pagdagdag. Kadalasan ang mga bagay ay sumusunod sa prinsipyo ng pagdagdag. Pati sa ating isip ay tumpak at maganda ang pagkalkula ng pagdagdag at pagbawas. Ngunit sa ilang rason, di natin kayang maunawaan ang konsepto ng pagpapadami at ang ating kakayahan sa pagpapadami at ang aktual na resulta mula dito ay sadyang magkaiba. Halimbawa, pagpalagay natin ang panimulang sweldo mo ngayon ay 0.001 na dolyar at nadoble sa sumunod na araw kaya nagkaroon ka ng 2, 4, at 8 dolyar. Kung ganun, ang kaso, magkano ang matatanggap mo sa ika-31 araw? Kung gagawin mo ang matematika, makakakuha ka ng mahigit 2 milyong dolyar. Katulad ng nakikita nyo dito sa larawan, nakakuha ka ng 0.001 noong unang araw, 0.002 sa sumunod, 0.004 sa susunod pa, 0.008, 0.016, 0.032, at iba pa. Karamihan ng tao ang mag-iisip na dahil nakakuha ka ng 0.001 sa unang araw, ilang libong dolyar lang ang makukuha mo sa ika-30 araw. Ganyan kadalas nag-iisip ang ating utak. Ngunit kung talagang kalkulahin mo ang lahat, makakakuha ka ng mahigit 2 milyong dolyar sa isang buwan. Katulad din ito, ang bilis ng paglago ng atome ay sumusunod sa prinsipyo ng pagpapadami na tinatawag nating geometric progression. Mahalaga para sa inyo na magkaroon ng pag-iisip na makapagkalkula ng maigi. At sa halip na pagkatiwalaan ng iyong pandama o pakiramdam, kailangan mong maniwala at magtiwala sa kalkulasyon mula matematika. Marami ang nag-iisip na ang matematika ay lingwahe ng sandaigdigan. Halimbawa, kaya nating magtayo ng mga matataas na gusali. May mga gusali na may mahigit na 100 palapag, kaya kaya nating magtayo ng mga ganitong bagay. Marami ang nag-iisip na pagkatapos makita ang poste ng pundasyon, kaya bang hawakan ng posting ito ang bigat ng 100 palapag na gusali? Tila imposible, ngunit kinalkula ng arkitekto ang lahat upang kayang masuportahan ng poste ng pundasyon ang gusali. Kung kaya, nakatayo pa rin ang mga gusaling ito, kaya maaaring magkaiba ang ating pakiramdam sa aktual na resulta ng matematika. Kapag nagkontra ang dalawa, kailangan mong pagkatiwalaan ang numero. Maaring isipin nyo, paano ako kikita ng 20,000 o 50,000 dolyar kada buwan? Marahil mararamdaman nyo ito ay imposible. Ngunit kailangan nyo maniwala sa kalkulasyon at ang prinsipyo ng pagpapadami. Gamit ang prinsipyong ito, nagawa nating lumago ng mabilis. Kahit na maaring mahirap para sa ibang tao na kumita ng 7,000 to 10,000 kada buwan habang nagtatrabaho ng 20 to 30 taon sa atomi, kaya mong kitain ang 5 beses ng halagang ito. At buong 50,000 dolyar kada buwan sa loob ng 3 to 5 taon. Posible lamang ito dahil sa matematika. Kaya ano ang dapat mong katiwalaan? Tiwala ka ba sa pakiramdam mo o matematika? Kailangan mong maniwala sa kalkulasyon. Ang pangatlong salik ng bilis ay bumubuo sa isang kumpanya ay ang paggamit ng paraan ng parallel delivery. Kung titingnan nyo kung paano lumalawak ang ibang kumpanya,
ginawa ng mga kumpanyang ito sa pamamagitan ng direktang padala. Kung isipin, pagkatapos mong matutunan ng isang bagay, ituro mo ito sa iba. At ituturo din ng tanging ito sa iba at sa iba pa. Sa pamaraang ito, ilang buwan ang gugugulin ng isang tao upang matutunan at mapagpatuloy pababa katulad nito. Ngunit sa atomy, tinuturuan natin ang lahat ng magkakasabay. At ginagawa ito sa pamamagitan ng sistema ng seminar. Natututo kayo sa seminar na ito, tama? Kung gusto mong turuan ng iba, kailangan mong mag-aral ng 6 na buwan hanggang 1 taon. May mga taong hindi kayang gawin ito. Ngunit, kung pupunta kayo sa isang seminar sa 1 buwan, nagugustuhan nyo ang natutunan nyo, maaari nyong sabihin ito sa iba na pumunta lang sa seminar dahil ikaw mismo ay natututo pa rin upang matutunan ng taong iyon habang nireripaso mo ang iyong napag-aralan. Maaari mo silang dalhin sa susunod upang magkakasama kayong matuto. Kung kaya, sa pamamagitan ng sistema ng seminar, maaari kayong matuto sa parehong oras dahil sa impormasyon na pinapadala sa pamamagitan ng parallel na sistema. Merong sistemang magsahimpapawid. Para sa mga taong malayo o sa mga nangangailangan ng repaso, epektibo ang sistemang pagsasahimpapawid. Kaya sa halip na ikaw ang nagpapaliwanag ng lahat, nagagamit mo itong sistema ng pagsasahimpapawid. Sa sistemang ito, meron din tayong popular na video o VOD na matatagpuan nila sa website. Ang mga VOD na ito ay maaaring i-download diretso sa inyong smartphone, kaya maaari mong ipakita ito sa iba. May mga iba't ibang magagandang laman. Ang mga produkto natin ay maganda at ang presyo ay mababa. Ang pilosopiya ng pamamahala at pag-iisip ng kumpanya ay tiyak din. Dahil may mga magagandang impormasyon tungkol sa mga paksang ito, sa pamamagitan ng pagpapatupad nitong sistema ng padala ng impormasyon, binigyan tayo ng daan upang mapabilis na malampasan ang ibang mga multi-level marketing na negosyo. Halimbawa, kung 60 taon na kailangan ng kumpanya upang lumago, makakahabol tayo sa kanila sa loob ng 10 hanggang 20 taon. Kaya ang kumpanya ay maaaring mabuo gamit ang pamaraang parallel. Katulad ng sistemang pagpapahimpapawid, ang sistemang seminar, sa ganitong paraan, tumataas ang bilis. Hindi nagawa ang kumpanya para bumagsak at nagawa nating palaguin ito. Pagkatapos niyan, kailangan mong ipamahagi ang nilikhang halaga. Ibig sabihin, ang pangatlong prinsipyo ay balanse. Kapag ipinamamahagi mo ang nilikhang halaga, kailangang ibahagi sa balansing paraan. Kaya bakit kailangang balanse ang pagpamamahagi? Dahil ang mga mapagkukunan at mga kalakal na meron tayo ay laging may hangganan at limitado. Kaya upang mahusay ang pagpapamahagi ng mga kalakal na ito, mahusay na ibahagi ito sa balanse at parang ganitong paraan. At parang ganito, ito ay tinatawag na batas ng libig at ginagamit ang bariles ng libig. Ngayon, isipin nyo ang kahoy na timba na ganito. Anong kondisyon ang kailangan upang malagyan ito ng pinakamaraming tubig? Kailangang pare-pareho ang paldiyas nito. At kailangang mahaba ang bawat piraso ng kahoy. Kung ganito kahaba ang isang piraso ng kahoy at ang iba ay ganito kaikli, malalagyan ba ng tubig ang mahaba o maikling piraso? Malalagyan mo hanggang sa maikling piraso ng kahoy. Kung hindi balanse, nangyayari ito. May mga tao sa pakiramdam nila ay nalulugi sila kaya aalis sila. Kung kaya ikaw ay nasa gitna, may mga sangkap na ganito na bumubuo ng ating kapaligiran. Sa isang kumpanya, ito ay tinutukoy na customer at sila ay inuuri bilang panloob at panlabas. Kung titignan mo ang atomy, ang mga taong gumagawa ng negosyong ito, ang ating mga panlabas na
customer. Sila ang mga kontraktor, tama? Kaya ano ang dapat ipamahagi? Ang bayad ay dapat patas ang pagpapamahagi ito sa mga kontraktor. Kapag ipinamahagi ang mabayad na ito, ang pinakamalaking tanong ay, sa paanong paraan ipamahagi ang mga ito? Sa mga maraming kumpanyang multi-level marketing, kung titignan mo ang kanilang chart ng pagpapamahagi, may mga kaso kung saan ilang mga tao lang ang tumatanggap ng benepisyo at sila ay nagiging mga star player. Halimbawa, may isang kikita ng 10 milyong dolyar na bayad at may mga taong kumikita ng ganito sa Korea. Ngayon, ang Korea ay may regulasyon kung saan 35% ay kailangang ibalik. Kung ang isang tao ay kumikita ng malaki mula sa 35%, mas madali para sa kumpanya na itaguyod palabas ang sarili nito. Pwedeng ipagmalaki ng kumpanya na meron itong taong kumikita ng 1 milyong dolyar. Ngunit, kailangan niyong maisip na ang 1 milyong dolyar na ito ay galing sa pagkagutom ng mga taong ito at ibinibigay sa mga star player. Ngunit sa Atomy, hindi namamahagi sa ganyang paraan dahil sa siling. Ito ay nagbibigay sa atin ang pagkakataon na mamahagi sa mga taong narito. Kaya kung titignan nyo ang distribusyon ng mga kumikita, ay may mga katamtamang dami ng tao na kumikita ng mahigit 200,000 dolyar, mas maraming mga taong kumikita ng mahigit 100,000 dolyar, at mas maraming mga kumikita ng 50,000 dolyar, at maraming taong kumikita ng 20,000 hanggang 30,000 dolyar. Iyan ang chart ng distribusyon ng Atomy. Karamihan sa mga multi-level marketing na kumpanya ay kukunin ang nandito at ibibigay sa taong nandito. Ibinibigay nila halos lahat sa star player na ito. Pinapataas ang kumpiyansa ng taong ito at pinapalabas na siya'y kumita upang makakuha sila ng iba na sumali. Sa Atomy, sinasabi natin na alam kong kayong mga superstar ay talentado. Sa tingin nyo ba ay malaki ang 50,000 dolyar? Bakit hindi nyo ipinamahagi sa mga di pinalad na nandito sa baba? Kung kaya, napalitan ang distribusyon. Kung hindi ka kontento sa 50, 70 o kaya 100,000 dolyar bawat taon, hindi mo dapat gawin ang Atomy dahil hindi kami nagbibigay ng mas marami kaysa sa siling. Kung gusto mo ng mas marami, kailangan mong maghanap ng ibang kumpanya. Diretso kong sinasabi sa inyong lahat yan, kaya huwag kayong magre-reklamo sa huli. Muli, kung gusto nyo ng mas marami, pumunta kayo sa iba. Kahit na kumita ka lang ng 50,000 dolyar kada buwan sa Atomy, hindi magiging iba ang buhay mo. Sa isang taong kumikita ka ng 500,000 dolyar kada buwan, ang kalidad ng iyong buhay sa 50,000 dolyar kada buwan ay kakalintulad ng taong kumikita ng 500,000 dolyar kada buwan. Katulad din ito, dahil marami kang kalakal, hindi ibig sabihin na may dagdag sa kagamitan. Sinasabi sa law of diminishing marginal utility na nawawalan ka ng kagamitan kapag nagkakaroon ka ng sobra. Kung may pagbagsak sa kagamitan dahil sa pagkakaroon ng sobra, bakit hindi natin ibahagi ito sa mga lugar kung saan may kailangan at gawin itong balanse? Ang pagkain ay isang magandang halimbawa nito. Kung patuloy ang iyong pagkain, magsisimula kang mawalan ng gana. Tila labis na pagpapahirap din na sabihin sa isang taong busog na kumain pa ng marami. Ang kumita ng pera ay may gamit kung di sapat ang meron ka. Para sa akin, ang 3,000 dolyar ay malaking pera noon. Sa buong buhay ko, ang 3,000 dolyar ay tila malaking pera. Habang ako ay may sakit at naninirahan sa isang paupahan, pagkatapos bumagsak ang aking kumpanya, ang 3,000 dolyar ay malaking halaga. Kapag iniisip ko ang level ng stress na meron ako noong ginagastos ko ang 3,000 dolyar, tila mas mahirap gumawa ng desisyon. Kung ikukumpara ko sa paggastos ng 100,000 dolyar ngayon, kaya't sa halip na ang pakiramdam na ang 100,000 dolyar ay malaking halaga, ang 3,000 dolyar noong panahong iyon ay malaki na. Ang pakiramdam ay katumbas ng maraming pera. Lahat kayo ay makakaramdam ng ganito. Ang allowance na 3,000 dolyar ay parang mas malaki kaysa 100,000 dolyar. Kaya sa halip na ipamahagi sa mga tao kung saan ang kagamitan ay mababa, ibinabahagi natin ito upang kumita sila ng 3,000 hanggang 5,000 dolyar kada buwan. Bilang resulta, ang kahusayan ng kalakal ay maaaring dagdagan at itodo ang paggamit nito sa pamamagitan ng pagpigil sa pagpunta ng pera sa iisang banda at ipamahagi ito sa balanseng paraan.
Maaari nating itodo ang paggamit ng kalakal na meron tayo sa loob, kaya't ang sistema ng pagbayad ay ginawa ding balanse. Halimbawa, kailangan kong malaman kung magkano ang matatanggap ng bagong kontraktor. Ngayon, ano ang kailangan mo upang maging isang sales master? Kailangan mo ng 2.5 milyong PV sa bawat leg, hindi ba? Sa totoo lang, gumawa ako ng ilang simulasyon. Sa pamamagitan pagsubok ng 2 milyong PV, 1.5 milyong PV, 3 milyong PV, 5 milyong PV, at iba pang halaga. Kahit na ito ay may 2.5 milyong PV ngayon, kailangan kong subukan ang ibang numero muna. Tila mas maiging maging sales master sa 1 milyong PV kaysa sa 2.5 milyong PV, hindi ba? Ngunit ang bayad ay mas maliit. Ang progression ng planong ito ay kailangan katulad ng isang hagdanan. Kung ang hakbang ay mas masyado mataas, isipin ng tao na mahirap at susuko sila. Ano ang mangyayari kung ang hakbang ay masyadong mababa? Hindi pa rin susubok ang mga tao dahil wala silang mapapala. Kaya mahalagang kunin ang tamang laki at tatangkad para sa mga hakbang. Para kung umakyat ka, masisiyahan ka. Kailangang tama lang upang gugustuhin mong sumubok. Kailangan ding ipakita ng numerong ito ang psikolohikal na bahagi. Iyan ay kung ginawa ng CEO ang trabaho, hindi mo makukuha ang numerong ito. At sinabi ko sa inyo noon na ako ay naging kontraktor gamit ang aking mga naging karanasan na basehan, nagawa kong tama lang ang laki ng mga hakbang na ito. At iyan ang paraan kung paano makuha ang kailangang balanse upang makuha ng bawat isa ang kanilang parte sa distribusyon. Kahit na ang kontraktor ay nakakatanggap ng balansing bayad, mahalaga kung paano ito ginagawa sa taas, sa gitna, at sa ibaba. Kung sobrang nakukuha ng nasa ibaba kumpara sa nasa itaas, walang gagawa nito. Kung mas marami ang natatanggap ng nasa taas kaysa sa nasa ibaba, magiging mas mahirap para sa mga nasa ibaba, kaya susuko sila bago makarating sa itaas. Kapag isinahalang-alang natin ang mga senaryong ito, nakakagawa ako ng naangkop na distribusyon. Sunod sa mga kontraktor, meron din tayong mga mamimili. Dahil kailangan din nilang makakuha ng balik. Halimbawa, ano ang mangyayari kung ginawa nating mababa ang presyo na wala tayong makukuhang bayad? Maganda ba ito? Hindi. Hindi natin pwedeng hayaang maging ganito, hindi ba? Lahat ng produkto na meron tayo ay bibilihin ng mga mamimili. Sa Atomy, ang presyo ay itinakda. Kung saan magkikinabang pa rin ang mga mamimili. Kahit pagkatapos dagdagan ang retail margin para sa mga kontraktor, kahit ng Atomy ay may 300,000 miyembro, karamihan sa mga tao ay may mga mamimili, hindi mga kontraktor. Naging miyembro ang mga taong ito upang mabili ang produktong mastige. At sila ang bumubuo ng halos 70-80% ng mga miyembro. Ang mga mamimili ay nakakatanggap din ng naangkop na benepisyo. Kung kaya, nakakakuha sila ng parte sa distribusyon. Ang mga kontraktor ay nakakatanggap ng 35% ng benta bilang kabayaran. Ang mga mamimili ay nakakabili lamang ng magandang produkto na mababa ang presyo. Kung kaya, binabahagi din natin sa kanila ang kita. May mga katrabaho din tayong mga tagagawa. At kailangan din nating ibahagi ang kita sa kanila. Kung bumunot ang distributor ng espada at kinuha ang lahat mula sa mga gumagawa, hindi mabubuhay ang mga kumpanyang ito. Katulad nito, hindi mo rin pwedeng hayaan ang mga gumagawang ito ng di kailangan gastos sa presyo. Kaya hindi tayo pwedeng kumuha ng sobra mula sa mga gumagawa. Dito pumapasok ang balancing distribusyon na kailangan din nilang malaman. Ngayon, kung nagamit na ang kalakal, ito'y nagdudulot ng pagganyak o motibasyon para sa iba't ibang karagdagang galaw. At kailangan nating mapabalik ito sa atin bilang katugunan na may dalang malaking tubo. May mga marami pang ibang
entidad katulad ng mga kumpanya ng distribusyon na kumikita ng pera sa pakikipagtrabaho sa atin. Mahalaga ding ibahagi ang kita sa kanila. Kapag naibahagi na ang lahat sa balancing paraan, nasisihan ang bawat isa, naguudyok sa atin upang mas magsikap magtrabaho. Bilang resulta, nakakagawa tayo ng karagdagang halaga na pwedeng muling gamitin. Kapag pinag-uusapan natin ang tungkol sa balanse, ang aktibidad pang ekonomiya ay lumilikha ng karagdagang halaga na naipapamahagi. Kung hinati natin ito sa dalawang pangunahing domain, at pagkatapos marating ang estado ng katauhan, ginagamit natin ang konsepto ng bilis upang buong lakas na lumilikha ng karagdagang halaga. At sa pamamagitan ng balancing distribusyon, pananatiling permanente ang kumpanya. Sa pamamagitan nito, mag-aapoy ang tilamsik ng pagganyak na bubuhay sa ating lakas upang makalikha ng karagdagang halaga. Kung kaya, walang nananatili dahil sobra ang kanilang natatanggap. O may mga taong umaalis dahil masyadong maliit ang kanilang natatanggap. Paano naman ang presidente na namamahala ng kumpanya? Dapat ba akong tumanggap ng parte sa distribusyon o hindi? Hindi dapat ako tumanggap kung gayon ayaw kong gawin ito. Hindi kailangang malaki ang halaga. Ngunit kailangang sapat upang maging kawili-wili, hindi ba? Hindi dahil sinasabi ng mga tao na tama ang iyong paraan na kailangan mong gumastos ng walang hangganan. Ang perang iyan ay kailangang ipamahagi sa pangalawang pagkakataon. Halimbawa, imposible para sa mga may kapansanan na dumalo, hindi ba? Pagaman hindi pwedeng gumawa ng negosyo ang mga hindi pa nasa edad na 20, iba sa kanila ay kailangang sumuporta sa kanilang pamilya. May mga taong senior citizen na. Di kayang dumalo dahil sa kanilang edad. Isang hiwalay na sistema na distribution ay kailangan para sa mga taong ito na di kaya makibahagi sa sistemang ito. Ang atomy bilang isang kumpanya ay magiging bahagi ng sistemang iyon. At personal kong sisiguraduhin na lumikha ng pangalawang sistema ng distribusyon. Kung hindi, magiging bahagi ako ng 1% na kukutsahin ng mga 99%. Kung kikita ka ng pera na mas higit pa sa itinakdang halaga, ang karagdagang halaga ay dapat maipamahagi sa pangalawang pagkakataon. Ang pinakamaiging pamaraan para sa distribusyon ay maging bahagi ng sistema ng atomy. Gawin ang negosyo at pangatawanan ang iyong papel at pagkatapos ay tanggapin ang iyong parte sa distribusyon. Kapag lumago ang negosyo, pagpatuloy mo ang distribusyon sa pamamagitan ng paghahanda ng ligtas na neto sa iyong paligid. Kung mayaman lang ang lahat ng kontraktor sa atomy at bawat isa ay mahirap, magiging mas maganda ba ang mundo? Kung naging balanse ang distribusyon, kailangan yung magbalik sa mga tao upang maitodo ang kahusayan. Lahat ay maaring lumago sa puntong iyon. Ngunit ano ang mayayari kung hindi balanse at may isang sobra ang nakukuha? Halimbawa, may isang kontraktor na napakalakas. Kinuha ng taong iyon ang sobra para sa kanyang sarili. Ngayon, paano ginagawa ito? Hihingin ng asosasyon ng kontraktor ang karapatan para sa pagdala ng supply. At pupunta sila sa iba kung hindi nila makukuha ito. Kaya ibibigay ng eksekutibo ito sa asosasyon. Ngayon dahil sa hindi matatanggap ng higit sa 35% ito, lilikha sila ng ibang kumpanya na kailangang daanan ng padala. Ito ay isang paraan na ginagamit ng mga kontraktor upang makakuha ng mas maraming pera. Alam ko kung aling kumpanya ang gumagawa nito. Hindi ito dapat mangyari. Kahit na pati ang presidente ng atomy ay kayang gawin ito, hindi ba? Habang napapadala ang produkto, maaari akong lumikha ng ibang kumpanya upang makagawa ako ng mas maraming tubo para sa aking sarili. Ngunit ito isang bagay na hindi kailanman dapat mangyari. Hindi kailanman. Isang taong malapit sa akin ang gustong gawin ito. Sabi niya, huwag kang mag-alala, hindi ko kukunin lahat. Hahatian kita. Lumikha lamang tayo ng isang kumpanya kung saan lahat ng kalakal ay dadaan dito bago ipadala. Gusto niyang gawin ito at putulin ang aming pagkakaibigan.
Sinabi ko sa kanya na huwag gawin ito at sinabi niyang nagbago ako. At nagpatuloy siya. Ipapadala pa rin ang mga produkto. Anong mali kung kukuha tayo ng mas maraming pera at pagkatiyan ito? Hindi talaga magandang iyong pinagbago. Lumalala ba ako? Hindi! Salip, ang ating pagkakaibigan ay lumala. Yan ang nangyari. Kaya, sinabi ko sa kanya, kapag ginawa mo yan, sa tingin mo ay walang gagawin ng aking kapatid? Paano naman ang aking tito o mga pamangkin? Hindi lang ang aking mga kamag-anak, kundi bawat isa ang magsasabing maging bahagi sila nito. Ayaw naming iwanan ang kahit isa. Kung gagawin ko ito upang mapanatili lang ang ating pagkakaibigan, lahat ng mga tao sa paligid ko ay magiging kaaway ako. Kung kaya, hindi mo dapat gawin ang mga bagay na katulad nito. May mga kontraktor na nakakuha ng bagong produkto upang makakuha lang ng kaunting kita gamit ito. Ngunit kung gagawin mo yan, pati ang mga bagay na dapat gumana ay hindi gagana. Kung gayon, ayokong maging parte nito at hindi ako pipili ng produkto na naging bahagi ng sistemang ito. Mga bagay na walang opisyal na papel o lumika ng karagdagang halaga ay kailangan maayos na mapigilan at maiwasan bago ipamahagi sa balancing paraan. Ang kahusayan ay maaari lang itodo kung ang mga tao ay nasa kani-kanilang papel at tumatanggap ng makatarong halaga para sa kanilang ginagawa. Sa puntong iyan, kailangan nating laging isipin ang tungkol sa balanse ng mga bagay at pamahalaan ang kumpanya sa ideyang iyan. Dito ako nagtatapos. Salamat sa inyong pakikinig.